Sa lahat po ng bayan ng Diyos na tumatahan sa buong sanlibutan, patuloy po ang pagbati sa atin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan, ating nalalaman na tayo'y nadalamhati sapagkat nagsilitawan sa daigdig ang hulaang maangaral na siyang nagligaw sa ating mga puso at sa ating mga pag-iisip. Datapat ang Panginoon ay hindi nagkukulang kailanman, mga kapatid at mga kaibigan. Kagaya ng nasusulat, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kung kaya't ngayon sa panahon ng kawakasan, pinagtibay sa ating puso at pag-iisip ng ating Panginoong Diyos na ang kaligtasan ay ginawad niya sa kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak upang ang ating puso at pag-iisip ay pagharian ng kapayapaan. Kaya't ang ating tagapagligtas nang siya'y nakayag sa laman ay patuloy na nagsasabi, kapayapaan ay sumainyo. Gaya ng nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan, pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kung gaya't yamang tayo na alipin sa panahon ng nakalipas ng pasimulang araw na ating ginagisnan, ngayon bilang bayan ng Diyos na pinagtibay ng dalisay na pananampalataya, tayo'y nakalaya, tayo isang iglesyang maluwalhati, malaya sa pananampalataya at patuloy na naghahayag ng katotohanan sa pamamagitan ng katwiran ng pagkabuhay ng mag-inip ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya patuloy natin ipagdiwang ang kapayapaan ginawad sa atin ng Panginoon. Mga galak tayo magpahayag, itaas natin ang kanyang dakilang pangalan. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin, mga kapatid at mga kaibigan. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hopes, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin may kagalakan, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan. Patungo Salamat, Panginoon. Salamat.
Sisikap na lumakad ng nahayon sa iyong banal na kalooban. Amen. Kung kaya't patuloy namin inadalangin, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong lingkod na ginagamit mong talisay na kasangkapan, mahayag ang iyong banal na katwiran at baloy ito ng aming mga kapatid at mga kaibigan na nagsisihanap ng iyong banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang lahat ng mga bagay ikaw ang kumikilos, ikaw ang namamagitan, ikaw ang nagtakda, at ang lahat ay mangyayari ayon sa iyong kalooban. Amen. Sa iyong dakilang kapamahalaan, ang lahat ng mga bagay ay matutupad sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na isinugo mo sa sanlibutan upang maging aming tagapagligtas, upang maging hari ng mga hari, upang maging tagapagpatibay ng aming mga pananampalataya hanggang sa panahon ng kawakasan. Amen. Salamat, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakila at napakabuting araw po ang aming pinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao na nangalat sa buong sanlibutan. Ang layunin po ng Panginoon Diyos ay masusumpungan natin sa aklat na Gawa, chapter 28, verse 31. Ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Yan po yung layunin sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. So saan po manggagaling yung layunin na ipapangaral sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan? Subaybayan niyo po kami
Gawain po natin mabuti yung ating napapanood at napapakinggan sa social media na pinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, ang hatid ay kapayapaan. Wala pong bayad dito. Amen po ba? Amen. Wala pong bayad. Pero ang pakikinabangan natin dito, kaligtasan ng ating mga pamipamilya. Amen po ba? Amen. So, sinabi dito sa aklat ng sinabi sa aklat ng Joel chapter 2 verse 1, ipan ninyo ang pakakat sa Sayon at magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat na nananaan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. Naunawaan po natin yung napakinggan natin. Ipan ninyo ang pakakat sa Sayon. Blow ye the trumpet in Sayon. Saan po ipapakaroon ang mabuting balita ng kaligtasan? Sa Sayon at magagpunod kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. So, naunawaan na po natin na dito sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya ang pagbati namin sa inyo, isang napakadakilang araw na eh. Napakabuting araw na. Iniimbitahan na tayong lahat. Wala na pong diskriminasyon ito. Wala na po siyang dinaminasyon. Wala siyang tinitignan sa atin kung ano man ang naging kalagayan ng paniniwala natin dito sa mundo. Dahil tayo eh, na-infected. Na-infected tayo ng aral ng salibutan. Kaya po, tayong lahat ay nasa ilalim ng sumpa ng aral ng salibutan. Nakuha po natin yung sinabi na yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Tayo pong lahat ay nasa ilalim ng sumpa ng aral ng salibutan. Galacia chapter 4 verse 3 and 4. Yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa chapter 11 verse 32, sapagkat ikinulong ng Panginoon Diyos ang lahat upang siya'y mahabag. Saan tayo ikinulong? Sa kasalanan. Ang kasalanan natin, pagsisisihan eh, naalipin tayo ng pasigulang aral ng sanlibutan. Upang siya'y mahabag sa lahat ng mga tao sa buong mundo po ito ha. Ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, pinaunawa sa atin, yung tatalikuran natin, kasalanan. Naanipin tayo na nga, pasimulang aral ng sanlibutan. Marahil, sadyan tayong narito. Ang dalisay na relihiyon, ang dalisay na iglesia po, mayroong tinutupad na hula ng mga banal na propeta na pinatibay at pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga iglesia na nanganat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Amen po ba? Amen. Ang tunay na dalisay na relihiyon na inihanda na walang dungis at kapintasan ay tayong mga kalalakihan at tayong mga kababaihan. Amen po ba? Amen. Kaya wala namang discrimination ito eh. Iniimbitahan na po tayong lahat. Tayo yung mga patanguhin niya eh. Tayo ang gaganap nito. Tayo ang gaganap ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan, pinatibay, pinatatag ng mga banal na apostol sa atin na mga iglesia sa mga bahay-bahay. Naaalalahanin at gugulitain na natin yung pagkabuhay na maguli at pinatunayan niya ng Panginoon Diyos eh. Nang buhayin niya sa ikatlong araw yung kanyang bugtong na anak. Meron tayong paniniwala at katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas at manunubos na si Yesu Cristo. Amen po ba? Amen. Kaya po, samahan nyo kami nga magsaliksik, magbulay-bulay, at makipaglaban na tayo sa walang kabuluhang aral na sanlibutan sapagkat ang panahon ay mapanganib na. So ang mga tao talaga sa buong mundo eh, talaga nga natatakot na sa pandemya dumating sa mundo. Amen po ba? Amen. So, iisa na lang ang panghahawakan natin na meron tayong pag-asang na iniintay eh. Isinugoy bugtong na anak.
upang tubusin niya sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ang sinumang mga iglesia na makakarinig ng tinig niya na ipinapangaral na sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Naunawa po natin yung tunay na reliyon, yung tunay na mga iglesia. Meron pong patotong paniniwalaan. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Meron tayong hula ng mga banal na propeta na sinusubaybayan, na pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa atin na mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Meron pong paniniwalaan tayong hula na pinatunayan ng mga banal na apostol. Yung hula, nakasama ng mga banal na apostol, nakausap. Nakuha po natin, nakita nila, namasdan nila yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. At ibinitin sa mga banal na apostol ang lahat ng mga bagay na mangyayari sa ating tagapagligtas. Nakuha po natin, ibinitin sa kanila eh, yung mangyayari sa kanya, yung gagawin niya eh. Lilibangin siya ng mga makasalanang tao, mumurahin siya, pagtatawanan siya, kukutsain siya, iinsultuhin siya, pahihirapan siya hanggang sa kamatayan. Nangyari po yan. In Duterte, binuhay siya maguli, nahayag po ang larawan ng tunay at iisang Diyos natin na sinasamba sa Espiritu at katotohanan na Espiritu walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Kaya tayo iniimitahan upang imulat na yung ating paniniwala sa ating puso at pag-iisip na may katwiran tayong paniniwalaan, na individual tayong nakakarinig na maniniwala sa pagkabuhay na maguli, kaya tayong lahat ng bahagi ng kanyang katawan, tayong lahat ng bahagi ng kanyang bayan, tayong lahat ng sambahayan niya, tayo yung pinili, yung tinawag niya na sarili niyang bayang pag-aari, na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na ipinaghanda na ng tahanan sa langit, recorded na sa langit ang banal na bundok ng Sayon. Di po ba nakagagalak sa mga bawat iniimbitahan? Nakagagalak doon sa mga panauhin ng Panginoong Jesucristo? Na imbitado tayo sa paghihintay sa muli niyang pagparito, na dadatnan tayo, na tayo ang katipan niya, tayo ang kasintahan niya sa paniniwalang espiritual. Siya po ang nagtayo ng maluwalhating iglesia sa ibabaw ng bato. Nakukuha po natin, siya po ang namamahala sa ating lahat. Hindi po sa pag-iisip ng tao, itinayo ang maluwalhating iglesia, kundi sa pag-iisip ng Panginoon Diyos na nakay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. Yung pong tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mangyayari na ang sino magtumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem, doon yao makakasumpong gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa mga nalabi ay yao mga tinawag ng Panginoon. Specific na po, ano? Yung sasamba sa Panginoong Jesucristo, yung kikilala sa Panginoong Jesucristo, mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem, doon yao makakasumpong gaya na sinasabi ng Panginoon, at sa mga nalabi ay yao mga tinawag ng Panginoon. Tingnan nyo, nagsasalita ang Panginoon Diyos, ha? Sinasabi kay Propeta Joel ito. Ngayon, ito pa yung napakadakilang premise sa atin. Joel chapter 3, verse 16 and 17. At ang Panginoon ay aangal mula sa Sayon. Wala pong binanggit dito ibang pangalan ng reliyon. Amen po ba? Amen. Kundi ang binabanggit dito, ang Panginoon ay aangal mula sa Sayon. At palalakasin ang kanyang tinig mula sa Jerusalem. At ang langit at ang lupa ay mayayanig. Ngunit ang Panginoon ay magiging kalungan sa kanyang bayan at katibayan sa mga anak ni Israel. Sa gayon, inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos na tumadaan sa Sayon.
sa ano tumatahan. Sa bawat individual na mga iglesia, tayo yung sayon na tinatawag. Nakukuha po natin, naunawaan natin. Kaya po, bilang mga participant ng Panginoong Jesucristo, bilang mga partakers, bilang mga refugees, kaya tayo tinawag na refugees, hindi tayo taga-sanlibutan. Tagalangit tayo, kaya tayo nandito, meron tayong tungkuling gagampanan. Iahayag natin yung kanyang kabutihan at kagandahan loob sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang hain niya sa lahat ng mga tao, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya po, binibigyan na tayo ng katiyakan, ng paniniwala upang makatiyak na tayo, makasigurado tayo, makasiguro tayo sa pag-iintay at pagbabantay natin na dadatnan tayo mga mabuting mga tapat at mabuting katiwala na tayo yung kanyang katipan, tayo yung kanyang kasintahan, tayo yung maluwalhating iglesia na walang duwis at kapintasan. Amen po ba? Amen. Siya po ang naghanda sa ating lahat. Siya ang muling nagtayo sa ating lahat. Amen po ba? Amen. At merong binhinang patutuo na tayo ay paniniwalaan. Nahayag po yan, hindi po masasalansak ng sino man yan. Binibigyan tayo ng katiyakan ng mga participant, mga panauhin niya sa spiritual na imbitasyon. Amen po ba? Amen. Meron tayong binhinang patotoo na paniniwalaan na nakaukit sa puso natin at nakasulat sa isip natin, na hayag sa labi natin yung binhinang patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Sinabi niya na lahat ng iniimbitahan at panauhin niya sa kasalang magkaganap, hindi tayo mapapahiyang lahat. Amen po ba? Siya nagsabi niyan eh. Amen. Sa Roma chapter 9 verse 33. Roma chapter 8 verse 29 up to 30. Sa pasimula ko lang, kilala na tayo ng Panginoon Diyos. Na umahayag yung kanyang buktong na anak sa alapapa, ay mahayag din tayo katulad niya. Purely spiritual ang pag-aaralan natin. Walang dagdag, walang bawas. Dahil may hula ng mga banal na propeta tayong sinusubaybayan, merong matatag, merong matibay at matatag na patutuo ang mga banal na apostol sa ating na mga inheritance, sa ating na mga nalalabi, na mga tinawag at pinili at hinirang na itinayo, na bayang sariling pag-aari, na itinala na sa langit ang pangalan ng bayan, na sarili niyang pag-aari, na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sion. So, hindi po bago ang banal na bundok ng Sion. Dahil hindi pa tayo sinisilang ng ating mga magulang sa laman, hula na ng mga banal na propeta ang iglesia ng mga banal na bundok ng Sion. So, natupad sa atin ngayon na mga saksi sa pagkabuhay niyang maguli, na tayo ngayon ang bahagi ng kanyang bahay na itinayo, na ang puro ng bahay na kanyang itinayo ay yung ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na pinaniniwalaan natin, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Babasa po natin yan, Hebrews chapter 6. Siya ang puno ng bahay na kanyang itinayo, na ang bahay niya ay tayo. Amen po ba? Nakukuha po natin, naunawaan natin yung dalisay na relihiyon na walang dugis at kapintasan o kulubot ba na inihanda niya, na siya ang nagtayo. Lahat ng mananalig, lahat ng maniniwala sa Panginoong Jesucristo, na saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Tayo ang kaharian niyang itinayo. Tayo ang gusali niyang itinayo. Na tayo naman mga strangers, tayo naman mga refugees eh. Kaya nandito tayo sa mundo eh. Ito yung napakadakilang tungkulin natin bilang mga tao na dadakilain natin siya, papupurihan natin siya, luluwalhatiin natin siya, sasambahin natin siya sa Espiritu at Katotohanan, na tayo na ang hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at Katotohanan, na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Listen carefully, people of Zion, nationwide, worldwide.
Ito po yung pag-asak ipinagkakaloob sa ating lahat. Hindi na bago yung pandemya eh. Sa pasimula pa lang na pandemya tayo ng kasalanan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Napaniwala ni Satanas si Eva. Kaya naging, ang naging salin-salin lahi ng mga laman ng mga tao, alipin na lang sumpa ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya sinuguy mugtong na anak upang tayo'y tubusin na sa walang kamuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. So, napakasela ng kaligtasan at maninindigan tayo sa panahon ng kawakasan. Ito na ho ang katapusan. Kaya marami ng pangit na ipinakikita sa langit at sa lupa. So talagang hindi na tayo makabalik sa dati nating kalagayan bilang tao. Amen po ba? Dahil talagang lahat ng namamahala ng bansa ngayon, iniingatan nila yung kanilang pinamamahalaan ng mga tao. Dahil ayaw magkahawahan ng pandemya ang mga tao. Amen po ba? Amen. So meron pang natitirang pagkakataon na inihain sa atin. Paniwalaan natin yung tulay at iisang Diyos na tagapagligtas natin na si Kristo Jesus na binuhay siyang maguli in the third day upang mahayag ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama. Amen po ba? Amen. Kaya iisang Diyos na tunay ang kinikilala at pinaniniwalaan natin. Iisang Espiritu po silang dalawa. Amen po ba? Amen. Isinugoy bugtong na anak. May nagsugo sa bugtong na anak. Ang naniniwala sa bugtong na anak ay naniniwala sa nagsugo sa bugtong na anak. Amen po ba? Amen. Nasa 1 John chapter 5, 9, 10, 11, 12, 13. Pakisubaybayan niyo po kami. Pakisaliksik natin doon. Pinakilala na nga Panginoon Diyos yung kanyang anak ng buhay niya paguli sa ikatlong araw. At ipinakilala naman ng Panginoong Jesucristo ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama. The one Spirit lang yung pagkilala natin. Amen po ba? Amen. Kaya naman tayo mga saksi niyang tapat na mga nagdiriwang ng araw ng Sabat. Tayo yung ipinaghanda ng araw ng Sabat ng mga nangingilin at namamahinga na sa walang kamuluhang aral ng sanlibutan. Kundi buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa natin ititiwala, yung paniniwala natin sa ating tunay at iisang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus dahil siya ang magbibigay sa atin ng karangalan sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. So sa kanya natin tatanggapin yung buhay na walang hanggan eh, na kung siya mahayag sa alapape, tayo yung babalikan niyan, maluwalhating iglesia na walang dugis at kapintasan o kulbot man, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon eh, ipinagandaan na ng tahanan sa langit, recorded na ang bawat individual na magiging bahagi ng kanyang bayang banal na sariling pag-aari, ang banal na bundok ng Sayon. Paki-upload po natin yung ating mga Holy Bible sa ating mga gadget. And then, kung na-upload na yan, ipaki-write natin yung Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. At kung paano tinawag tayo, at siya yung nagpapaunawa sa ating lahat, patutunayan niya po sa banal na kasulatan na ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon ay mga kalipunan ng mga mananampalataya. Tayo yung bayan niya na nagpakumbaba sa pangalan ni Kristo Jesus. Tayo yung mga nagsisisi rito sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. At kung tayo dumadalangin, tayo yung pinakikinggan niya. At tayo yung pinatawad na sa mga kasalanan natin na walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. So nakagagalak po ang napakadakilang araw na selebrasyon na bagong Sabat na meron pang mga nalalabi na tinatawag, pinipili, inihirang at itinayong maluwalhating kaharian na itinala na sa langit yung maluwalhating kaharian na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. So starting pa lang, ipinakikilala ko na sa inyo kung saan ipapangaral ang mabuting balita ang Ebanghelyo na nagbibigay ng karangalan at kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen.
At yung napapanood nyo sa social media na nag-ahayag ng kabutihan ng Panginoon Diyos at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo, na ating paglalagakan ang paniniwala na saksi tayo ng papatotoo sa pagkabuhay niya maguli, mayroon hong patotoo na hula ng mga banal na propeta na sinusubaybayan na pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So may pinaguhubutan tayo ng ipinapahayag na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta at pinatibay at pinatatag ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol yung ating paniniwalaan na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. So automatic, meron tayong relasyon lahat. Amen po ba? Amen. So nakuha niyo na specific na kung saan ipapangaral ng mabuting balita ang Ebanghelyo, ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin yung buktong na anak na mayroon patotoo yung mga nagdiriwang ng araw ng Sabat, mga saksi sa pagkabuhay na maguli, yung nagdiriwang ng araw ng Sabat na napupuot na sa walang kabuluhang araw ng sanglibutan, nandiyan tayo na daya. Amen po ba? Listen carefully, people of Zion, nationwide, worldwide. So ang kaligtasan po, may prinsipyo. Kaya tayo tinawag na conquerors, kaya tayo tinawag na mga refugees, kaya tayo tinawag na mga strangers. May tungkulin tayong gagampanan. Iahayag natin yung kanyang kabutihan, yung kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo na walang bayan. Iahayag natin yung kaluwalhatian niya, yung kadakilaan niya sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Iahayag po natin ito sa buong mundo. Amen po ba? Nakung paparito na siya, kumpleto tayo ng baluti dahil siya gumawa ng kalasag natin na ipinasuot sa atin. Yung katwiran ng patotoo, ang baluti natin sa pakikipaglaban natin sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Kaya digmang espiritual na eh, meron tayong kumpletong baluti na kasubutan ng kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus eh. Meron tayong tumbante na karunungan ng ating tagapagligtas. May breastplate tayo na parangga sa suligi ng walang kamulong aral na sanlibutan. May tapat tayo na magkabilang talim. Meron tayong salita ng Panginoong Jesucristo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Na yan yung panlaban natin sa walang kabuluhang iniahasik ng walang kabuluhang aral na sanlibutan. Amen po ba? Amen. At takabigkis tayo na katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Yan po yung tali nung mga iglesia sa mga bahay-bahay na nakatali sa isip natin at sa puso natin yung katwiran ng patotoo. Nakabigkis tayo ng tali ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. At nakapakyapat tayo ng Ebanghelyo. Pinamumuhay na natin yung kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas bilang kanyang mga sariling iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Siya po ang nagtayo sa ating lahat, ang maluwalhating iglesia na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Zion. So ano yung sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias? At ang Panginoon ay ililigka sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Book of Isaiah chapter 4 verse 5. So nakuha niyo na yung specific kung saan ipapakaral ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos. Na may hula ng mga banal na propeta, yung mga iglesia sa mga bahay-bahay, yung mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Meron tayong susubaybayang hula ng mga banal na propeta na natupad at pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa ating na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan na tayo ang sarili niyang bayang pag-aari na itinayo sa ibabaw ng bato na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Zion na mayroong binhi ng patotoo na nakaukit sa puso, nakasulat sa isip, hayag sa labi natin, hindi nawawalay sa labi natin yung patotoo bilang mga saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba, mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at silaga? Amen. Meron tayong katiyakan sa paghihintay natin na darating tayong mga nakatayo at nag-seselebrasyon at ginugunita at inaalala natin yung kamatayan niya sa krus.
at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagpalito. Yan po yung katwirang pinatatatag sa puso't isip natin na lumalabas sa labi natin na hindi nawawalay sa labi natin. Amen po ba? Amen. So may katiyakan tayo na sa pagparito niya, tanungin mo tayo kung ano ginawa natin dito sa mundo, baka sasagot tayo eh. Panginoon, kami po'y tinawag at pinili mo. Ginugulita namin yung hula ng mga banal na propeta na ginawa mo, na pinatunayan ng mga banal na apostol sa amin na mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ginugulita po namin yung pagkabuhay na maguli. At ipinahayag po namin yung kabutihan at kagandaan loob mo sa lahat ng mga tao sa buong mundo upang pakinabangan ito ng mga iglesia na muli mo nang itinatayo. Na dating hindi mo bayan eh, ngayon eh, bayan mo na ang sariling pag-aari. Amen po ba? Amen. Kaya hindi rin tayo naging bayan dahil naalipin tayo ng pagsuway eh. Amen po ba? Ngayon bayan na oh. Tayo na yung bayan niya, sariling pag-aari na tayo ang tumutupad ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol na katumpaan ng hula ng mga banal na propeta sa atin na mga iniimbitahan sa kasalang magaganap. Itinuring niyang asawa yung dalisay na reliyon na walang dumis at kapintasan. Na yung dalisay na reliyon na nakatala sa langit, ang banal na bundok ng Zion eh. Nilalang niya na kalarawan ng kanyang bugtong na anak. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo ang kapatid ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang panganay sa mga kasalanang sanlibutan eh. Nahayag sa puso't isip natin yung larawan ng tumawag sa atin na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Ginugunita po natin, inaalala natin yung hula ng mga banal ng propeta na ginawa niya, na inihayag niya yung kanyang kabutihan at iginawa tayo ng halimbawa na tutularan, na patotoo, na paniniwalaan natin na maghahatid siya atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na kung saan man siya naroon, doroon din tayong kasama niya. So, nakagagalak po doon sa mga iniimbitahan na magiging bahagi ng kanyang banal na bayan. Amen po ba? Amen. Nakuha na po natin, naunawaan na natin na mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maniligtas sapagkat sa bundok ng Zion at sa Jerusalem, doroon niya ang makakasumpong gaya ng sinabi ng Panginoon at sa mga nalabi ay ang mga tinawag ng Panginoon. Nalabi na lang, yung tinatawag at hinihirang. Kaya po, sa lahat ng mga nakakarinig, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. So, babasahin ko sa inyo yung aklat ng Juan, chapter 20, verse 31. Ngunit ang mga ito ay nakasulat upang kayo'y magsipaniwala na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong paniniwala ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Maliwanag po ba? Sa lahat ng iniimbitahan. Ngunit ang mga ito ay nangasulat. Tignan nyo, nasulat yung nangyari. May nangyari tayong hula na paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Kasi kung walang nangyari, wala naman tayong tutupan rin eh. Tama po? Amen. Ngayon, natupad yung hula ng mga banal na propeta. Saan po natupad? Di ba sa atin na mga iglesia, na mga iniimbitahan, na nakikinig at naniniwala sa ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus? Nasa pangalan ni Kristo Jesus, ang buhay na walang hanggan? Na ang buhay na walang hanggan eh, mayroong pinaghihiyawan sa social media na patotoo, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Mga kapatid at mga kaibigan, binibigay na po sa atin yung katiyakan at kasiguraduhan bilang mga watchman servant, mga nagbabantay, naghihintay sa muli niyang pagparito, nadatnan tayong mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba tayo? Amen. Na kung mahayag siya sa alapapi, mahayag din tayo patulad niya dahil tayo ang bunga niya sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Nakuha niyo na yung bunga sa pagkapanganay. Sa paniniwala, naging bunga tayo. Pinatatag, pinatibay sa atin yung katwiran ng patotoo na paniniwalaan natin. Namumunga tayo ng kaalaman, ng unawa, namumunga tayo ng pag-asa, ng pag-ibig, ng kagalakan, ng pagtitiis, ng mabuting kalooban sa mga kapatid at kapatid.
iniahayag natin na walang bayad ang mabuting balita ng kaligtasan na pakikinabangan ng mga kapatid natin na, na mga naligaw sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. So ito na lang ang nalalaking pag-asa natin eh. So ang mga bagay na malapit na natatanaw natin, na hinahanap natin, huwag natin dyan ilagak yung puso natin. Amen po ba? Amen. Hindi natin madadala anumang mga material na bagay na ikunin natin dito sa mundo. Dahil alam naman natin na lumilipas lahat ng mayroong buhay eh. Ngayon, dito natin ilagak yung puso natin sa katuwiran ng patutuon ng ating tagapagligtas upang makatiyak tayo. Kung kumarito man siya, darantan niya tayo ng mga tapat at mabuting katiwala. Tayo yung mga hinirang at tinawag at pinili niya. Amen po ba? Amen. Tayo yung may mga binhin ng patutuo na nakatatak sa puso't isip natin, no? Nahayag sa labi natin, hindi nawawala yung patutuo. Di po ba nakagagala sa mga magiging participant ng Panginoong Jesucristo na may katiyakan sa paghihintay at pagbabantay na nananahan sa puso't isip natin yung katuwiran ng patutuon ng ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Nakilala natin yung pinagkawalaan natin na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. So tayo yung pinagkalooban niya na dinagdagan niya ng kaarawan yung pamamalaki natin dito sa Sanlibutan dahil meron tayong iyahayag na kabutihan at kagandahan loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo upang mapagpipilit niya na nagagaling sa iglesia ng pagkakapuntok ng Zion na lahat ng mga iglesia dito eh meron tayong sinusubaybayan hula ng mga banal na propeta na pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa ating na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Tayo po ang itinakda niyang tagapagmana. Tayo ang gaganap nito. Tayo ang tutupad ng hula ng mga banal na propeta na pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. So nakagagala na meron tayong kulita na ginawa niya na inaalala natin ting araw ng Sabat na nagdiriwang tayo at nagpipiesta tayo, nagkakasayahan tayo na sa pagkakasayahan natin eh, may inaalala at ginugunita tayong hula ng mga banal na propeta na pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa atin na mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako. So, lumalat po tayo sa paniniwala ng espiritual na saksi tayo sa pagkabuhay ng mabuti. So, puro yung pagkain na inihanda sa atin na inaalala pinutupan natin sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. So, ito pa yung hula ni Propeta Isaias na nagpapatibay at nagpapapatatag sa ating mga iniimbitahan na inaalala at ginugunitahan at atin yung kamatayan niya sa krus, yung muling ng pagkabuhay hanggang sa muling ng pagpalito. Ito yung pagkain inihanda sa atin. Kompleto, amen po ba? Amen. Tayo yung inihandang maluwalhati na babaeng malinis. Tayo din yung mga panauhin sa kasalang pagkaganap. Tayo din yung mga isinilang sa katwiran ng katotoo sa espiritual na pagsila. Pinaniwalaan natin yung katwiran ng katotoo ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay ng mabuti. Tayo rin ang naging henerasyon niya o lahi niya sa pagbabagong lahi espiritual. Amen po ba? Amen. So, napaka-binaw na iniahayag sa atin yung kanyang layunin, yung kanyang kabutihan upang patanghawakan natin yung sinabi niya sa mga banal na propeta na pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol ang sinabi ng mga ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol na pinatutunayan sa atin ngayon ng mga iglesia sa mga bahay-bahay ang lalisay na relihiyon na mayroong hula ng mga banal na propeta na tinutupad na saksi sa pagkabuhay ng mabuti. Tayo po ang tinawag niya na iglesia ng banal na bundok na sayo na pinaghanda niya ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Sinabi na po sa mga banal na propeta yung lalisay na relihiyon yung aalala ng patotoo na katalanan sa langit. Wala pong ibang pangalan ng relihiyon kundi isa lang po yung sinabi niyang pangalan. Iglesia ng banal na bundok na Zion ang ipinaghanda niya ng tahanan sa langit. Libanto, wala nang ibang pangalan pa.
Kaya sa pangalan ni Kristo Jesus, sa silong ng mga langit, ang kaligtasan natin lahat eh, sa pamamagitan ng Jesucristo. May relasyon tayo ng Panginoong Jesucristo. Sa pag-iisip niya, ginawa niyo yung relasyon natin. Kinagay niya yung buhay niya sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay, na tayo yung kanyang bayan na eh, tinubos dito sa walang kamuluhang lakad ng paniniwala at kasalukuyan. Amen po ba? Kaya, ang buong kapangyarihan niya ay nahayag sa atin ngayon. At dalawang napakadakilang utos, nahayag sa atin. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa mo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mas nagawa po natin, pinaniwalaan natin yung bugtong anak dahil siya rin ang tumawag sa atin. Nagawa natin, ibigin yung kanyang ama. Pinaniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Nagawa natin, ibigin natin yung kapwa nating tao sa lahat ng mga bansa, bayan at wika. Ipinahayag natin yung kanyang kabutihan at kagandahan loob sa buong mundo. Na meron tayong katwiran ng patutuo na pinaniwalaan ang ating tagapagligtas at panunubos na tinubos tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. So ngayon, manatili tayong tapat sa paniniwalaan espiritual. Magkaisa tayo ng paniniwalaan ng lahat. Iisa lang po ang doktrina na paniniwalaan natin lahat. At yung botis po, nililinis yung maruming lakad ng paniniwala natin. Nililinis yung maruming budhi natin dahil gagawin niya ng daang tahanan magpakailan-kailan pa man yung puso, isip natin, lalabas na sa labi natin yung patwiran ng patutuo. Amen po ba? Amen. Meron tayong napakadakilang relasyon. Narap naman natin sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Siya ang gumawa ng katwiran upang tayo magkaroon ng relasyon. At yung iglesia na maluwalhati na walang lumis at kapintasan, itinayo niyang sarili niyang pag-aari sa ibabaw ng baguhe. Itinatak niya sa katwiran ang patotoo. Amen po ba? Amen. So nakagagala na meron tayong pinangahawakan na sinabi ng ating nagpagmita sa ating lahat na sa pagpalito niya eh, umahayag siya sa alapapin, umahayag din tayong kalarawan niya. Amen po ba? Amen. Nakuntanungin ba tayo kung ano ginawa natin dito bilang nasa laman eh. Inihayag natin na maganda ang loob niya at yung kabutihan niya sa lahat ng mga tao na ang layo niya, Diyos yung pag-ibig. Wala po ka ipokritohan. Amen po ba? Amen. So matumig. Meron tayong sinubaybayang hula. At tinupad ng Panginoong Jesucristo yung hula. Pinagtibay at pinatatag sa mga banala apostol ang hula. O sino kayo na katumparan ng hula? Di ba tayo na tumutupad ng katwiran ng patotoo? Ang katumparan ng hula ng mga banal na propeta na tayo ang talisay na reliyon na inihanda niya. Mababalikan niya sa muli niyang pagpalito, kaya siya babalik, may babalikan siya, dali siya yung tariliyon na pinangalanan niya, na iglesia ng banal na tutong na sayo, na itinalaan niya na sa langit ang pagpupulong at pagdiriwang natin dito sa sanlibutan. Mga saksi sa pagkabuhay niya mabuli. Amen po ba? Amen. Siya lang po ang may kapangyarihan lumilis na panunilakad ng paniniwala natin. At siya rin ang may kapangyarihan na linisin niya maruming budi natin dahil naalimin tayo na sumpa ng aral na sanlibutan. So kaya niya nililinis yung maruming budi natin, minasa niya na natatuntahan na magpakailan-kailan pa man yung puso't isip natin na nahayag na sa social media yung pag-ibig niya, nahayag na yung pinaliwalaan natin na may relasyon tayo, saksi tayo, nagpapatuto na binuhay siya magulingin ni Terry. In Book of Acts chapter 17 verse 31, pinatunayan po yan sa lahat ng mga tao. Basahin po natin para masatisfied tayo. Amen po ba? Amen. So nakagagala na balik-balikan at alalahanin natin yung 1,000 taong nangyari na paniniwalaan natin na nahayag sa social media ang kanyang layunin at kabutihan niya ang kanilang loob niya sa lahat ng mga tao na ayaw niya mapahamak ang sino ba sapagkat pamaani, pampanahon at mawakasan. Amen po ba? Amen. Acts chapter 17 verse 29 30 to 31.
Yamang tayo may lahi ng Diyos ay hindi marapat natin isipin na ang mga na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na iniugit sa kabiyastan at katalimuhan ng tao. Nakumuha po natin, mga kapatid at kaibigan. Yamang tayo may lahi ng Diyos ay hindi marapat natin isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na iniukit na kabiyastan ng katalinuhan ng tao. Yung mga lahi po ng Panginoong Diyos, hindi natin dapat isipin na ang pagka-Diyos niya katulad ng ginto o pilak o ng bato o inukit na kabiyastan at katalinuhan ng tao. Kundi ang mga lahi ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus ay naniniwalang Espiritu yung ating tagapagligtas. Saksi niya tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? That is chosen people of God in the name of Jesus in the resurrection. Yamang tayo may lahi ng Diyos, naniniwala tayo na ang kanyang larawan ay Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. So verse 30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Dadakwat kayo'y ipinag-uutos niya sa mga tao na magsipagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Amen po ba? Amen. Ito, pinag-uutos ng Panginoon Diyos. Oh. Magsipagsisi na tayo sa lahat ng dako. Pagsisihan na natin yung walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan. Diyan tayo tinubos sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Ngayon, iminumulat na tayo sa katwiran ng patotoo, nasaksi na tayo sa pagkabuhay na maguli. Pinatitibay na, pinatatatag at pinasasagana na sa puso't isip natin. Dahil siya din ang nagdakip sa puso't isip natin ang katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Na lumalabas na sa labi natin, hindi nawawala, ihayag na sa social media, ang hain na sa lahat ng mga tao, ang Diyos ay pag-ibig, sapagkat ayaw niya mapahamak ang sino man, dahil may darating na mapanganib sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ayan na, may mga paalala na, may mga babala na eh. Kaya siya rin ang kumikilos ng paniniwala natin eh. Amen po ba? Amen. Hindi naman sa ating sarili tayo makakaunawa, kundi siya rin ang nagsubo ng diwa ng pagkaunawa eh, paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas upang mapuspos tayo ng unawa. Amen po ba? Amen. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya ay buhayin niya maguli sa mga patay. Nakuha niya na ako? Naunawaan na natin, sapagkat siya nagtakda ng isang araw. Tignan yung isang araw na yun. Ito na yung last days. Amen po ba? Amen. Hindi kagaya ng bilang ng pag-iisip ng laman ito na isang araw ngayon, bukas yun, may isang araw na naman. Yung tinatawag na isang araw, ito na po yung isang araw, yung huling araw, last days na. Kaya po, sa lahat ng mga nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo, ang banal na bundok ng Zion sa social media na pinapangaral ang kanyang kabutihan at kagandahang loob na walang bayad. Pakinggan natin mabuti, unawain natin mabuti at kumakunawaan natin. Kunin natin yung mga Bible natin sa ating tahanan. Mag-meditate na tayo day and night. Pag-gulay-gulay na tayo, saliksikin na po natin. At itiwala na natin yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinatatag ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng buhay ng walang hanggan. Siya rin ang nagdaragdag ng kaalaman, ng paniniwala, ng kagalakan natin, ng pag-asa natin, ng pag-ibig na, na ang pundasyon ng paniniwala natin ay pag-ibig. Amen po ba? Wala siyang itinatangi eh. Ano man ang kulay natin eh, kayo manggiman eh, maitim ka man eh, maharlika ka man eh, iniimbitahan na tayong lahat. So hindi niya tinitignan kung ano kalagayan ng mga tao, mayamang ka man o mahirap ka man. Hindi niya tinitignan ang kalagayan ng mga tao. Kaya niya iniimbitahan eh, magpasakot na tayo sa ating tagapagligtas, sa paniniwalang espiritual, sapagkat ibinibigay niya na sa atin yung pag-asa sa pag-iintay natin. Na kung paparito man siya, darat na niya tayong mga faithful and wise sherman. Amen po ba? Kung tanungin man tayo, makasasagot tayo kung anong ginawa natin dito.
pag tinanong tayo, ano ginawa niyo dito sa mundo, kung nandito kayo, Panginoon, tinawag ko po kami at pinili upang ihayag namin yung katwiran ng patotoo na paniniwalaan namin na maghahatid sa amin sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Ano sasabihin ng ating tagapagligtas? Tapat na alipin. Dito ka sa aking kanan. Kaya tayo ay babalikan niya, kukunin niya pa tayo rito at dadalhin niya na tayo sa langit. Amen po ba? Amen. Napakalinaw nito. Sapagkat siya ay nagtanda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito ay pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya ay buhayin niya maguli sa mga patay. Nakuha niyo na po, ito yung katwiran ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari. Ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng mga Panginoon, na ang bawat labi ay magsasabing si Jesus ay Panginoon ng mga Panginoon. Ang bawat labi ay nagsasabi na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Siya po ang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari. Na napapakinggan niyo sa social media na tumatahan sa bawat individual na iglesia na iniimbitahan niya sa kasalang magaganap at sa huling hapunan. Amen po ba? Amen. Kaya po napakalalim ng pundasyon ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Mga isinilang sa espiritual na paniniwala, mga new creature, lahi ng tagapagligtas, mga panauhin sa kasalang magaganap. Inihandang maluwalhating iglesia na naghihintayin at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Yan po yung foundation ng banal na bundok ng Sayon. Na ang nagtayo ng bundok ng Sayon ay yung ating tagapagligtas na si Cristo Jesus. Amen po ba? Amen. So napakadakila ng kanyang pinaabot sa ating lahat upang tayo magkaroon na ng katiyakan, ng pag-asa sa paghihintay, sa muli niyang pagparito, na dandan tayo mga tapat na katiwala, mabuting alipin, na yung mabuting alipin, iniingatan niyo sinabi ng ating tagapagligtas, iniingatan niyo sinabi na ipinarating sa atin, na pinatunayan ng mga banal na apostol, na sinaksiya ng mga banal na apostol, yung kanilang nakasama, nakita at nakausap. Kaya pinahayo sila na ipangaral niyo sa lahat ng bansa, bayan at wika. Patunayan niyo na saksi kayong lahat sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. So, napukuha po natin, naunawaan natin na ang dalisay na reliyon o iglesia eh merong hula ng mga banal na propeta na sinusubaybayan, na pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol, ang Kristong napako sa krus, ipinangaral sa mga ikinagtang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, merong patotoo na pinaniniwalaan yung merong buhay na walang hanggan. Book of Isaiah chapter 54 verse 14 up to 15. Sa katwiran ay matatatag ka. Unawain po natin sa bawat individual na iglesia na magiging participant ng Panginoong Jesucristo. Sa katwiran, matatatag yung kanyang kaharian, no? Sa katwiran, matatatag ang banal bundok ng Sayon na may katwiran na pinaniniwalaan ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon na pinaniniwalaan katwiran ng ating tagapagligtas, yung mga individual na iglesia na iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan, dahil ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Amen po ba? Amen. Hindi natin inaasahan eh, hindi natin iniisip eh. May mga nangyayari, hindi natin inaasahan, kaya tayo ay namamangha. Amen po ba? Amen. That is the sign of second coming of Jesus. Sa katwiran ay matatatag ka, ikaw ay malayo sa kapigatian. Nakuha niyo po ito, naunawaan natin, malayo sa kalungkutan. Sapagkat siya ay hindi mo katatakutan at saka at kakikilabutan sapagkat hindi lalapit sa iyo. Tignan niyo po ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa mga iniimbitahan na mananalig sa buktong na anak na saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Inilalayo tayo sa kalungkutan eh. Nilalayo tayo sa katatakutan, sa kakilabutan, sa paghindi lalapit siya. Naunawa po natin yung sinasabi niya sa ating lahat. Verse 15,
Narito sila'y magkakapisan, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Sino mang magpisan laban sa iyo ay pabubuwal dahil sa iyo. Nagagalak ko, ano? Meron na siyang premise na sinabi sa atin. Magkakasama-sama tayo dahil paniniwalaan natin yung buktog na anak, kasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Sino mang magpipisan laban sa iyo ay mabubuwal dahil sa iyo. Sino man yung magkakampi-kampi para ibuwal nyo sa iyo, hindi mabubuwal. Sila mabubuwal. Amen po ba? Amen. Nagagalak po na hula ni Propeta Isaias na matutupad sa bawat individual na magiging partaker at participant ng Panginoong Jesucristo sa panahon ng kawakas. Kaya po walang bayad dito. Ngunit ang bunga at pakikinabangan natin dito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. Kaya po huwag natin ikahiya ang paglilingkod sa Panginoong Jesucristo, kundi ituro na rin natin sa mga anak natin, sa akayin na rin natin yung mga anak natin sa paniniwala, sabihin na rin natin kung alin yung kasalanan na pagsisisihan natin, na kapupunta natin, biktima tayo ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya ipokus na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol, ang binli na nahasik sa buong sanlibutan, ano? Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Tumataan sa puso't isip natin, no? Siya luminis, tumalunig lakad ng paniniwala natin. Siya nagpatawad ng kasalanan natin. Na sa pangalan ni Kristo Jesus, inilagak na natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa, yung paniniwala natin, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. So, naglalakbay na po tayo na masasabi na natin ngayon, na i-claim natin, walk by faith, living by faith. Amen po ba? Nabubuhay na tayo ngayon na may pagnampalataya, na may binhi ng patotoo sa puso't isip natin, na nahayag sa social media yung paniniwala natin. Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli, na may katwiran tayo ng hukong ng mga hukong na pinaniwalaan, na ginawa niya yung katwiran na yan para paniwalaan natin at hindi tayo mapahamak at hindi tayo matakot dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Siya ang nagseselyo sa ating lahat. Maniwanag po ba? Amen. Naramdaman nyo na walang dagdag, walang bawas, hindi tayo gumagamit ng ibang aklat. Natupad sa atin yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias sa chapter 34 verse 16, napipisanin tayo niyang kanyang bibig at ng kanyang espiritu. Hindi tayo makakailangan ng ibang aklat na kasama, kundi sa kanyang banal na kalooban, sa banal na kasulatan natin, ibabase yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta, na pinatibay at pinatunayan ng mga banal na apostol, na pinatatatag sa puso at isip natin, yung paniniwala natin, na saksi tayo sa pagkabuhay niya mabuli. Na, sinabi niya na kung saan man siya naroon, doroon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Ang magtiis ang kawakas, maliligtas. So may ikukuta ko sa inyo na talagang napaka-perfect at talagang napakalinaw na pinahayag dito ni Apostol Juan na nagpapatibay at nagpapatatag ng ating pananampalataya. At sinabi niya na sa 1 John chapter 5 verse 10, ang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ng Diyos, sapagkat hindi naniniwala sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Nasa Panginoong Jesucristo ang buhay na walang hanggan. Kaya ang kaharian ay tinayo niya, tayong mga kalalakihan at kababaihan na iniimbitahan na ano po, pagkaisa na tayo ng paniniwala, pagkaisa na tayo ng pinaniniwala ang katwiran na binuhay siya maguli in the third day at ang buhay na walang hanggan ay nasa kanyang anak. So sa muli niyang pagparito, mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Sinabi po niya yan
sinabi po niya yan doon sa lahat ng mga iniimbitahan at tinatawag niya na ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Dahil ito na po, nangyari na rin yung spiritual warfare at yung digmaang espiritual. Ito na rin po, ang digmaang espiritual, nahayag na ang kabutihan at kagandahan loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Na yung maluwalhating iglesia, yung dalisay na reliyon na walang dugis at kapintasan ay tinayo niya ay merong binhi ng patotoo na nakaukit sa puso at nakasulat sa isip. Nahayag na sa labi yung patotoo na paniniwalaan po natin. Nahasip na yung binhi ng patotoo. Inihasip na sa buong mundo yung binhi ng patotoo na mananahan sa puso at isip natin. Binibigyan niya na po tayo ng katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay natin. Na ang panahon ng kawakasan ay mapakanib at binibigyan niya tayo ng assurance sa pag-iintay natin. Amen po ba? Amen. Kaya napakalinaw na sinabi niya na kung mahayag siya, ay mahayag din tayong patulad niya. Amen po ba? Amen. Nagagalak po, mga kapatid at kaibigan, na napakadalisay na aral na walang dagdag, walang bawas yung napapakinggan nyo na paglalagaan na natin ng paniniwala at pananali na talagang ipinaunawa na sa atin na tayo mga iniimbitahan ay binibigyan niya na ng unawa na naghihintay at nagbabantay na meron tayong inaasahan sa paghihintay natin na kung siya mahayag sa alapapi, mahayag din tayong matulad niya. Amen po ba? Amen. 1 John chapter 4 verse 17. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom, sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. Naunawaan na po natin. Dito'y naging sakdal naging perfect yung ating paniniwala. Dito'y naging perfect ang ating paniniwala na lahat na iniimbitahan. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin. Naging sakdal, ano po, naging perfect ang pag-ibig sa mga iglesia. Upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng pag-uupo, sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. Di ba nakilala natin kung ano siya? Di ba Espiritu siya? Amen. Nahayag sa ikatlong araw eh. Ang Espiritu nahayag sa laman eh. Kaya po, in the third day eh, I will build my temple. Sinabi ng ating tagapagligtas eh, sa ikatlong araw, itatayo ko ang aking templo. Di ba sa paniniwala ng spiritual, itinayo niya muli yung kanyang bayan na iba, na dating hindi niya bayan. Ngayon, naging bayan niya na tayo. Amen po ba? Amen. Itinayo tayo nung buhayin siya maguli, in the third day. Amen. Itinayo tayo sa paniniwala ng spiritual upang maging matibay at matatag ang paniniwala natin na hindi tayo matitinag sa panahon ng kawakasan at binibigyan tayo ng katiyakan sa paghihintay natin at pagpapantay na dadalhan niya tayo mga faithful and wise servant. Amen po ba? Amen. So magkaisa tayo ng panalangin sa napakinggan natin na paglalagaan natin ng paniniwala ay panalangin natin ang ating bansa, ang mga namiminuno ng ating bansa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga kabinete niya, sa mga senador, kongresista, gobernador, mayors, barangay captains, talagang transparent na po ang pag-ibig niya sa lahat ng mga tao at maging transparent na rin na mangyari kalooban at sagutin tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Cristo Jesus na maging transparent na rin ang pangangasiwa at pagmamalasakit ng ating mga namiminuno sa ating bansa. Amen po ba? Amen. At pagalingin, alisin ang pandemya at pahinain ang pandemya na kumakalat sa ating bansa upang maging normal ang takbo ng ating pamumuhay. Amen. Amen po ba? Amen. So kailangan ang panalangin ng ating mga leader ng bansa sapagkat sa panahon ng kawakasan naatang sa kanila ang pagsubok ng ating bansa. Amen po ba? Amen. Ipanalangin natin yung kanilang mga pamilya at ang Panginoon Diyos ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang Diyos na di malirip ang pag-ibig
at pag-asa sa kaninuman na ibinibigay sa atin bawat isa. Kaya nakagagalak po ito, binibigyan tayo ng katiyakan sa paniniwala na napakinggan natin na talaga namang masasatisfy tayo at may katiyakan tayo sa pag-iintay at pagbabantay natin sa napapakinggan natin at paniniwalaan natin at pinangaral ng mabuting balita na walang bayad na meron tayong patutungo na paniniwalaan na nangyari yung hula na pinatunayan at pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa mga iniimbitahan at tanauhin at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Mga merong binhi ng patutungo na tumataan sa puso't isip natin, no? Tumalabas na sa labi natin, ayaw nyo sa social media. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Ang buhay na walang hanggan, ang regalong ibinigay sa atin, meron tayong pinaniniwala, katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Yan po yun, iniintay natin na mangyari sa atin. Kaya tayo nandito sa physical na kalagayan upang ihayag natin yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. On the air ito sa social media. Kumpleto po ng karakter, everlasting karakter, yung susubaybayan ng mga audience, ng mga believers, ng lahat ng mga makakarinig. Iisa lang po ang merong assurance na panggagalingan ang paniniwala natin sa banal na bundok ng sayon lang po manggagaling ang tinig ng pakakat na ipapahayag sa social media. Amen po ba? Amen. Yan po yung pangalan ng dalisay na reliyon na itinalanan, inirecord na sa langit. Ang bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas, tayo bunga niya sa pagkapanganay, mga saksi tayo sa pagkabuhay na mabuti ng ating panganay sa makasalanang sanlibutan. Amen po ba? Kaya po, ito yung mga bilin niya sa atin na pinaiingatan sa atin eh. Huwag natin tignan kung ano man yung nangyayari. Harapin natin yung inihanda sa ating daan. Na sinabi niya kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Pagdating ng araw ng Sabat, magpakatibay at magpakatatag tayo. Bantayan natin yung habilit na idinimita sa puso at isip natin. Nagre-rema sa puso natin yung katwiran ng patutuwi. Yung po, katwiran ng patutuwi, may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Eh. Sa bundok po na sayon lang, mangyayari yan. At ang bundok po na sayon, yung mga iglesia sa mga bahay-bahay. Kaya po, ang pangangaral ng pag-ibig ng Panginoon Diyos, on the air, sa social media, ang Diyos ay pag-ibig upang madinig ito ng mga iglesia sa lahat ng mga bansa, bayan at wika. Amen po ba? Amen. Na sa kaparaanan ng Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, maririnig yung tinig niya. May hirangin siyang taong katulad nyo na gagamitin na ibubungay lapit, ipapahayag yung kanyang kalooban sa pangalan ni Kristo Jesus na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Wala akong ipinangaral ng mga bagay na nakikita para kayo ma-encourage. Kundi mga bagay na di nakikita na sinasabi na pinaniniwalaan natin na iniintay natin mangyayari sa atin. Amen po ba? Amen. Sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, pinagtibay ng mga banal na apostol, pinatatag sa puso't isip natin yung paniniwalaan nating katwiran na tayo yung minasa niya, natakong tahan at magpakailan kailan pa man. Book of Psalms 132 verse 13 up to 14. Book of Psalms 102 verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ng Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. So, natiyak na natin yung buhay na walang hanggan na napakinggan natin at pinangaral sa social media na ang hain ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao na ayaw niyang mapahamak, ang Diyos ay pag-ibig. So, ano po ang sinasabi niya doon sa binibilin sa atin sa 1 John chapter 2? Talagang maraming paparito sa pangalan niya. Mag-ingat tayong lahat. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. 1 John chapter 2 verse 26 up to 27. So maraming paparito sa pangalan ng Panginoon Jesus Kristo na magliligaw sa mga itinakdang tagapagmane. Kaya iniimbitahan na tayong lahat sa panahon ng kawakasan. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya, inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Tignan niyo, unawain natin mabuti. Merong pinahid sa puso natin na tinanggap natin sa Panginoon Jesus Kristo yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay ng mga muli. Amen po ba? Amen.
At hindi ninyo kailangan kayo ituruan ng sino man, ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahing tungkol sa lahat ng mga bagay at siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung paano kayo itinuruan ito ay gayon kayong marahan sa kanya. Nakuha niyo po, hindi kasinungalingan. Nangyari po ito eh. Nung buhayin niya mapuli sa ikatlong araw yung buktong niyang anak eh. Ang sabi nito eh, kung paano kayo ay tinuruan ito, ay gayon kayong manahan sa katwiran ng ating tagapagligtas na si Jesus Cristo. Amen po ba? Amen. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Amen. Maliwanag po ba? Babalik siya. Manahan tayo sa katwiran ng patotoo upang kung siya'y mahayag ay hindi tayo mapahiya. Amen po ba? Amen. Kaya, maliwanag sa sikat ng araw, hindi natin siya nakikita sapagkat siya espiritu, nasa langit siya. Pero iniwanan niya yung sinabi niya sa atin eh. Natutuparin natin sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Yung tunay ng mga dalisay na reliyon at dalisay ng mga iglesia, maririnig po ito, makakalawaan dahil siya nagbubukas ng unawa ng bawat pinatawag at pinipilit, hinihiram niya. Dahil yung hinihiram niya at pinipilit niya, tayo yung kaharian niya na maluwalhati, na itinayo niya, na inihanda niya, na walang dubis at kapintasan, na tinawag niya, na iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na ipinaghanda niya na ng tahanan sa langit. Amen po ba, people of Sayon nationwide, worldwide? Amen. So, ayan po yung binis sa atin. Kaya pag ginamit natin yung 1 Peter chapter 2:9, tayo yung bayan niyang sariling pag-aari na pinili niya. Amen po ba? So alam natin kung ano pangalan ng bayan dahil bahagi tayo nung tinawag niyang bayan na ginaganap natin, tinutupad natin, pinaniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na saksi tayo sa pagkabuhay ng mangkuli. Amen po ba? Amen. Alam natin lahat na bahagi tayo at participant niya tayo, panauhin niya tayo, kipitado niya tayo sa kasalang magaganap at sa huling hapunan. Na tayo yung mga panauhin niya ng mga sinelyohan niya ng patotoo sa ating puso't isipan. Amen po ba? Amen. So, dadako na po ako sa pagwakas na pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na nagagaling sa banal na bundok ng Sayon. Ang sabi po niya dito sa Revelation chapter 22, verse 7, at narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Nakuha po natin, naunawaan natin, sabi niya, sa lahat ng mga iniimbitahan niya, na binibigyan niya ng katiyakan at kasiguraduhan sa paghihintay at pagbabantay, sa mga panauhin niya, sa mga nagliriwang ng araw ng Sabat, sa mga taong bago, sa mga lahi ng ating tagapagligtas, sa pagbabagong lahi ng mga saksi sa pagkabuhay niya maguli. At sabi niya, madali na siyang paparito. Papalad. Yung mga bawat individual na iglesia na iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na walang itinatangi, papalad na tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. So nakagagalak po sapagkat kumpleto yung ibinigay sa atin na everlasting character na sinusubaybayan at ginugunita at inaalala natin na siya din ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na pinaniniwalaan natin dahil siya ang naghain ng kanyang buhay sa atin na mga individual na iglesia na iniimbitahan niya at sineselyuhan niya ng binhi ng patotoo sa puso't isip natin na nahayag na yung pinaniwalaan natin na may katuwiran tayong pinaniniwalaan na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Sinabi niya na madali na siyang paparito. Amen po ba? So maraming pong salamat sa lahat ng mga nakarinig at nakapanood ng programa ng Ministeryo ng Panginoong Jesucristo, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Binabati po namin kayo, kapayapaan ay sumaating lahat. So maraming pong salamat sa lahat ng mga participant, partakers. To God be the glory in the name of Jesus. Amen, amen, and amen. Thank you Lord in the name of Jesus in the resurrection. Kaya sa lahat po ng mga kapatid na minamahal, patuloy tayong magalak sapagkat ang kagandahan loob ng ating Panginoon Diyos ay patuloy na nahasik sa ating puso't isipan upang tayong alawin habang tayo ay naghihintay sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo.
Kaya't manggalak tayo at patuloy na umawit upang ang Diyos na nakatitig sa atin ay patuloy na malugod sa kanyang banal na lubruman. Mga kapatid at mga kaibigan, oh thank you God, oh thank you Lord. Ipaayag natin may kagalakan, mga kapatid. Oh thank you God, oh thank you Lord. Glory to the King, Almighty. Salamat Panginoon sapagkat ang iglesia ng banal na bundok ng Zion ayon sa iyong tinakdang kapanahunan ay tunay na Panginoon na mahalag sa buong sanglibutan sapagkat sa pamamagitan nito ang iyong katwiran ay sasambitin ng lahat ng iyong mga lingkod na nagpapatutuo sa pagkabuhay na magulit ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Patuloy namin Panginoon na itinataas sa iyo ang aming dakilang pagmamahalhati, pagpuri, pagdakila at pagsamba sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na malulubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi namin. Amen. 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 Amen.